Narito po ang News TV Quick Response Team sa Maynila. Sa tapat po mismo ng San Lazaro Hospital, kung saan ilang mga sakit ang masusi pong binabantayan sa kasalukuyan. Kabilang na po rito ang meningococcemia na dumapo at kumitil sa buhay ng isang sanggol. 2 buwang gulang pa lang ang sanggol. Isinugod siya sa San Lazaro Hospital alas 8 kagabi at namatay bandang hating gabi. Sa nakaraang 2 linggo, ang sanggol na ito ang 3rd namatay dahil po sa meningococcemia. Lahat ng 3 kaso mula po sa Nasugbu, Batangas, pero sa iba't ibang barangay. Sa ngayon, 3 pasyente ang ginagamot sa San Lazaro Hospital dahil sa meningococcemia. Ang isang batang edad 7, nagka-gangrene na sa paa dahil sa tindi ng pantal na tila nangingitim. Sa ilalim siya sa surgery. Ang 2 pasyente, edad 7 at 10, nagpapagaling na. Mula Enero hanggang September 14 ngayong taon, nasa 168 ang kaso ng meningococcal disease sa bansa. Base po yan sa datos ng Department of Health. 88 sa kanila namatay. Kasama sa mga meningococcal disease, ang meningococcemia na lubhang nakakahawa, lalo sa mga bata at mahina ang resistensya. Narito ang report ni Maki Pulido. Mula noong nakaraang linggo, 5 pasyente na ang itinakbo sa San Lazaro Hospital sa Manila dahil sa suspetsyang may meningococcemia. Isa sa 5 kumpirmado na batay sa laboratory tests. 2 sa mga pasyenteng dinala noong Sabado namatay bago makuna ng test sample. Ang 2 namang mula Batangas dumating kagabi at hinihintay ang resulta ng lab tests. Ang nag-iisang kumpirmadong kaso, nagpapagaling na ngayon. Nasa isolation sila. Ang signs and symptoms po similar to that of a patient with meningococcemia. 5 na ang kasong naitala ng meningococcemia sa Batangas mula noong Setyembre. 2 rito mula sa Nasugbu, Batangas. Lubhang nakakahawa ang meningococcemia at ang madaling mahawaan ay mga kabataan, yung mga mahinang resistensya o kaya may sakit. Airborne ang mode of transmission ng sakit na ito. Makukuha ito sa direct contact, halimbawa sa paghalik, pagbahing at pag-ubo. At pwede ring indirect contact o kung halimbawa ginamit mo ang kutsara ng isang may meningo. Fever, tapos nagkakaroon po ng tinatawag natin na purpuric rash. Kakaroon ng rash sa buong katawan. This may also lead to loss of the limbs or it may lead into death. Ang mahalaga daw, ayon kay Dr. De Guzman, maidala agad sa ospital ang pasyenteng may sintomas ng meningo. Hindi raw tulad ng rabies, kaya pang gamutin ang meningococcemia. Sinasabihan nga raw nila lahat ng ospital na bago dalhin sa San Lazaro ang pasyente, bigyan na agad ng antibiotics kahit penicillin muna. For meningo, the signs and symptoms are there. Nadala ka agad sa amin na ilipat na ihahabol po namin. Antibiotics lang po, kasi bakterya po ito. May bakuna naman laban sa meningococcemia, pero hindi ito kabilang sa National Immunization Program ng gobyerno, kaya't hindi libreng na ibibigay sa mga health center. Tinatayang aabot sa mahigit 5,000 piso ang bakuna para sa meningococcemia. Maki Pulido, GMA News. Kung po ng balitang yan, gumata na update. Makapinay natin live ang tagapagsalita ng San Lazaro Hospital, si Dr. Ferdinand de Guzman. Doktor, magandang hapon. Welcome sa QRT. Unang-una po, kakamustahin namin yung lagay ng pasyenteng sinasabing may meningococcemia, sir. Sa ngayon po, may 3 pang admitted po sa taas with meningococcemia. Pero itong 3 po, buhay po, and tapos na po ang critical phase. So, kinukompleto na lang po namin ang antibiotics ditong 3. Ibig sabihin, Doktor, kapag ka ganyan na hong estado, wala na hong dapat ikabahala ang mga mahal sa buhay, ligtas. Ligtas na po. We have saved the patient. Ang binabantayan na lang po namin is yung komplikasyon. Like yung isa po, kailangan pong i-debris, meaning tatanggalan namin yung balat kasi gangrenous po yung naging lower extremities niya dahil sa sakit, meaning may mga patay na skin. So tatanggalin po ng surgeon namin para mas mabilis po ang paggaling niya. Doktor, yung ganyang estado, nakakahawa pa ho ba kahit sinasabi nating magaling na at out of danger na? As long as nandyan pa po, hindi pa completely eradicated, yung tinatawag naming test of microbiologic cure, yung tinetest po kung wala na ang organismo, mikrobyo sa loob ng katawan, precautions po inoobserve kasi baka nakakahawa pa rin po. Paano yan, Doktor? Isolated sila?
Baka pwede nyo i-describe sa amin. Nasa isang silid ba sila? Opo. Please, usually, mga sakit na ganito po, public health importance and concern, hinihiwalay po namin yan sa isolation ward po yan. So parang rabies, diphtheria, meningococcemia. So sa isang room po, pare-pareho po ng sakit. So tatlo po silang may meningo, doon po sila sa isang room. Opo. Kasi isa lang po ang mode of transmission nila, by droplet, so meaning coughing or sneezing po, pwedeng matransmit. So ang maximum lang po sa isang room, selda po ang tawag namin, nakahiwalay po sila, may distance po sila from each other. So may precautions po. Nakakalapit po o nakakapunta ang family members? Nakakalapit po, nakakapunta ang family members, pero may mask po sila and may suot na lab gown. So yung PPE po, tinatawag namin. Dok, kakamustahin ko po yung dalawang pasyente na galing Batangas. May resulta na po ba yung laboratory test o ito na po yung binabagin? Okay. So far po, today is supposed to be na i-release. Kaya lang po, by this time, hindi pa nailabas ang results. Pero dun po sa tatlo sa taas, positive po sila for meningococcemia. So may test po kami mismo sa San Lazaro, yung tinatawag na PCR. Okay, so polymerase chain reaction, mabilis po ito. Apo. So a matter of hours lang alam na po namin kung talagang meningococcemia po o hindi. So yung tatlo po na nasa taas, positive po sila for meningococcemia. Yung namatay po kagabi, hinihintay pa po namin ang result. Okay. Yung galing ng Batangas, Doktor, lilinawin ko lamang, ito ay wala pa ho. Wala pa po. Okay, pero ngayong hapon din ba namin na malalaman? Ngayong hapon din po. Siguro po mga a few minutes from now, i-release po yan. Kaya lang nasa taas po from the laboratory. Ulitin ko lamang, Doktor, yung unang dalawang namatay, kumpirmado po na meningococcemia. Yung dalawang namatay po kasi, yung isa, dumating sa amin, wala ng buhay. Okay. Okay? Yung isa naman po, 1 hour lang sa taas, adult po yun. Uh-huh. Kasi so far, karamihan mga bata. Uh-huh. So yung adult po, naiakyat sa taas, 1 hour lang po, namatay din po. Clinical po, signs and symptoms of meningococcemia are there. Uh-huh. So hindi na namin nagawa ng laboratory kasi nag-beg off na po ang family. Na kung pwede, wag na lang po. Satisfied na po sila nung sinabi namin na baka meningococcemia po. Anyway, ang province of Batangas po, ang regional health office is doing its own investigation and may mga tests po silang ginawa. Dr. De Guzman, ngayong 2019, ilang pasyente na hinihinalang may meningococcemia ang isinugod po dyan sa San Lazaro Hospital, sir? Hindi po kasi natin masasabing outbreak kasi iba-ibang lugar naman po. Ito lang po ang usual number of cases na nakikita namin. Ang naging worries, ang worry lang po namin is because for the past 2 weeks, medyo sunod-sunod po and sabay-sabay. But for the year po, hindi siya masyadong marami. So wala po kami, hindi namin masasabing outbreak. Yung binabanggit ninyo, Doktor, na halos nagkasabay-sabay yung pagsugod ng mga pasyente hininalang may meningococcemia, ano nakikita niyong dahilan, sir? May mga factors po yung profiling ng mga meningo patients kasi kami po usually ang nag-handle dito. So pag lumalamig po ang panahon, napapansin po namin tumataas po ang number of meningo admissions sa amin, referrals. Nangyari po ito noon nung may dineclare na outbreak ang DOH sa CAR, sa Cordillera. So medyo malamig po ang panahon. So ang dami pong meningo cases. Ngayon po, papunta na tayo sa December, so medyo nagbabago na ang panahon. So we would say na climate is a factor, medyo malamig ang panahon. And of course, may ibang risk factors like overcrowding. May sipon, ubo, dinala sa public place, sa mall. Kahit sa simbahan, pag crowds po, may risk po for picking up the disease. Opo. Yung Neisseria meningitis. Opo. Okay, so sa older patients po, yung paninigarilyo po, that is a risk factor. So pwede po silang magka-meningococcemia. Huwag naman sana, Doktor. Pero kung sakali ho, na tumaas ang volume ng mga pasyenteng isusugod na hinihinalang may meningococcemia, may kakayahan po ba ang San Lazaro Hospital para i-accommodate lahat ng ating mga kababayan? Yes, sir. Kasi kami po, we are prepared for diseases like this kasi ang charter po namin is infectious diseases. Saka for the past 2 weeks po, mga 7 cases lang po, 8, 9, kayang-kaya po namin. Okay. And alam na po namin anong gagawin and under the guidance of the director namin, na-anticipate na po namin ito for the second half of the year, we might see increase in the number of cases. So ang supplies po namin, ready po kami for an increase in the number of meningo cases. Para ho sa ating mga taga-subaybay, Dr. De Guzman, i-refresh natin yung kanilang kaalaman. Paano at saan po ba nakukuha ang sakit na meningococcemia?
Ang mode of transmission po ng meningococcemia, yung Neisseria meningitis po na kukuha sa coughing or sneezing, so okay, sa pagbahin. So usually nandito po yan. Actually, pag nandito lang yan, it's harmless. Pero pag nalipat po yan sa ibang tao, pumasok sa katawan ng ibang tao through inhalation, kasi droplet po, nag-iiba na it can produce a disease. Opo. Okay, so magsisimula po yan, upper respiratory tract infection, sipon, ubo. Then, pag pumasok na po yan sa katawan, magiging sepsis. Opa. So, infection po, overwhelming infection. Opa. Then, aakyat po yan sa utak. Okay, okay? Go ahead, please. So, pag yan po, widespread na po whole body inside, there is widespread infection, and most of all is centered in the brain. Yung mga nagsosurvive po, ang complication is meningococcal meningitis. Opa. Pero karamihan po, pag hindi nadala kaagad sa ospital, hindi po nagsasurvive. Opo. Kasi hindi siya pwede sa bahay. Okay. Para lubos na maunawaan, ano po yung mga sintomas? Okay. Na, teka muna, meron yatang meningococcemia yung mahalis ko sa buhay. Okay. Oo, yung, okay. Para naman hindi po matakot ang public, yes. No? Pag may sipon ubo po, mas maganda po magmask. Okay. Kasi if you have cough, colds, susceptible po kayo sa infeksyon na ganito. Opo. Okay, so avoid public places po muna. Kasi hindi naman po natin pwedeng sabihin na porque sipon ubo, automatic na magka meningococcemia. Opo. Magkakataon lang po na baka mahina ang resistensya niya. Then somebody who's a carrier, nag-cough and nag-sneeze and na-inhale po nung katabi niya. Droplet po, meaning 3 feet away. So pag less than 3 feet po, pwedeng pumasok po yan. So yun po ang mode of transmission. So okay, mag-ingat na lang po. And of course, pag iba na masama na ang pakiramdam, parang trangkaso na po, okay, then mataas ang lagnat, within 24 hours usually kung meningo po yan, may rashes na lalabas. So pag ganyan po, sa ospital na po yan. Kasi hindi lang po delikado ang pasyente. He is a public hazard to other people. Dr. De Guzman, parang very common yung mga symptoms. Halintulad lamang na ikaw ay may trangkaso yes, o ikaw ay may lagnat. Wala akong medyo distinct na talaga pwedeng maging senyales na meningo to kami. Actually po, wala talagang magkaka-differentiate po because usually yung cases na kikita namin, upper respiratory tract infection lang nag-i-start. Then a matter of hours po, may rashes nang lumalabas. So kailangan po, ma-start ka agad ng antibiotics. May golden period po, start antibiotics, then yun po ang makakatulong, makakasave sa life ng patient. Doktor, samantalayin natin ang pagkakataon, hindi para manerbios ang ating mga taga-subaybay, kundi ma-educate sila. Opo. Sige sir, go ahead. Okay, ang meningococcemia po, actually, mapipigilan ito, of course, pag may sipon ubo, you can either stay at home, get some rest, and of course, vitamin C. So yung mga usual precautions natin for a good health. Pag hindi po mapigilan, kailangang lumabas, okay, wear a mask. And of course, coughing and sneezing in public, mas maganda po hugas ang kamay pagkatapos. Okay. Hindi yung cough, sneeze, cover, cough etiquette, pero nasa kamay lang ang Neisseria meningitis. So standard precautions pa rin po. Meaning, mag-ingat tayo pag nasa labas or kahit sa bahay. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng San Lazaro Hospital, si Dr. Ferdinand De Guzman. Doktor, maraming salamat. Magandang hapon po. Samantala, dalawang bata sa aklan ang inoobserbahan dahil sa hinihinalang polio. Binabantayan din ang mga kaso ng diphtheria sa Bicol region naman. Narito report. 5 pasyente mula Bicol region ang namatay matapos tamaan ng diphtheria. Sa datos ng Center for Health and Development Bicol, 10 ang naitalang kaso ng sakit mula January 1 hanggang nitong September 28. Galing sila sa mga probinsya ng Camarines Sur, Albay at Masbate. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad na huwag ipagsawalang bahala ang pagkumpleto sa bakuna ng mga anak para makaiwas sa mga sakit. Mula naman sa Dinalupihan District Hospital, inilipat sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang isang batang lalaki. Nakitaan kasi ang 4 na taong gulang na bata ng mga sintomas ng diphtheria gaya ng pamamaga ng tonsils, ubo, lagnat at panghihina. Sa record ng bata, hindi siya kompleto sa bakuna kontra diphtheria. Ang conclusion is defaulter siya sa vaccine. So nakakuha lang ng 2 injection lang ng diphtheria. Pero sa resulta ng pagsusuri na inilabas ng RITM, negatibo sa diphtheria ang bata.
Sa Caliboclan, dalawang bata ang inoobserbahan din dahil sa hinihinalang polio. Ayon sa Provincial Health Office, dinala ang mga batang edad 2 at 3 sa Aklan Provincial Hospital matapos makitaan ang senyales na kapareho raw ng polio. May anti-polio vaccine daw ang dalawa, pero kinuhanan pa rin sila ng stool sample para maipadala sa RITM. Darlene Kai, GMA News. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live sa pamagitan ng telepono si Assistant Secretary Maria Rosario Vergere ng Department of Health. Asek, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po sa inyo. Asek, bukod po dito sa mga kaso ng meningococcemia sa San Lazaro Hospital at sa lalawigan ng Batangas, may iba pa po ba tayong binabantayang kaso ng meningo sa ibang panig ng bansa? Sa ngayon po, sir, wala pa hong nai-report sa amin sa ibang bahagi ng bansa. What were reported to us were from Batangas, and then this one nga po, yung sinasabi nyo, yung mga nasa San Lazaro ngayon. Meron naman po tayong surveillance system wherein all the regions of the country have this surveillance na nababantayan natin sila lahat. Hello? Asek, para po sa kaalaman ng mga manonood, ano ba ang sakit na meningococcemia at bakit ito peligroso na maaring humantong pa sa kamatayan sakaling tumama po sa pasyente? Ang meningococcemia, sir, is a bacterial infection. It is caused by Neisseria meningitis. Ngayon, dalawang klase ang pwede mangyari sa isang tao kapag nagkaroon sila ng ganitong sakit. Maaring pumasok ito sa dugo at mag-cause ng sinasabi nating meningococcemia. Ang nangyayari sa tao kapag ka nagkaroon sila nito ay nadidestroy yung blood vessels nila, nagkakaroon ng pagdurugo pati sa organs nila, at ito ay pwedeng ikamatay ng isang tao. Ang pangalawang pwedeng mangyari sa isang taong nagkaroon ng ganitong sakit ay yung tinatawag nating meningitis. Nagkakaroon sila ng infection sa utak or sa spinal cord, at nagkakaroon na rin ng mga neurological sequelae pagkatapos. So ito rin ay maaaring ikamatay ng mga tao. Ito ay highly fatal. Kapag hindi naagapan agad, mga 50% of those without appropriate treatment eventually die because of this disease. So this is highly transmissible also, madaling maihawa. Kasi umubo ka lang, suminga ka lang, especially in crowded areas, ay maaari mo na itong maihawa sa iba. Dahil meron tayong tinatawag na carriers nitong bacteria na ito, na maybe about 1 to 10% of the population may have this in their upper respiratory tract, pero hindi sila nakakapagdulot ng sakit. Ngunit kapag sila ay umubo at naipunta ito sa isang tao na mababa ang resistensya or mababa ang immunity, maaring makuha ng taong ito itong sakit na ito. May mga bakuna para sa meningococcemia, Asek, pero hindi raw ito kasama sa National Immunization Program. May plano po ba ang Department of Health na isama na rin ito sa National Immunization Program para ho kahit papano matuldukan yung pagkalat ng sakit? Yes, sir. Alam nyo, ang pag naglalagay po tayo na, or nag-i-include tayo ng bakuna sa ating National Immunization Program, marami po tayong pinag-aaralan, no? Katulad ng itong economic consequences or effects or benefits nito, yung itong benepisyo nito para sa buong populasyon, ano ba ang dapat i-prioritize, no? So, pag tinignan ho natin ang meningococcemia, hindi ho siya pumapalo dun sa standard ng mga eksperto, no? Like WHO na tinatawag natin na ang mga bansang nangangailangan talaga ng bakuna para sa sakit na ito ay dapat meron about more than 10 per 100,000 na kaso na nangyayari sa kanila sa kanilang bansa. Ang ating mga datos ngayon at mga numero ay malayong-malayo pa dito sa sinasabi ng World Health Organization na ito. Pangalawa, ang sakit na ito, marami po itong serotypes, no? Yung tinatawag na serotype ng bacteria. Ang mga bakunang nagawa na ngayon at matagal na rin namang ginagamit sa ibang bansa ay hindi na-address lahat po itong 12 serotypes na ito. Maari may isang bakuna para lang doon sa isang type ng serotype, like serotype A, yung isang bakuna for serotype C, or maaring bivalent siya, A and C. Pero wala pong talagang kinocover lahat. Pag tinignan ho natin yung profile ng mga namamatay o nagkakaroon ng meningococcemia dito sa bansa, makikita natin iba't ibang klaseng serotype ang ini-exhibit nila. So doon pa lang ho, kailangan pag-aralan pang mabuti ng Department of Health
at kasama ang mga eksperto kung talagang naaayon na magkakaroon tayo ng bakuna at kung anong klaseng bakuna ang bibilihin natin. Dako naman tayo, Asek, sa diphtheria. Kamusta po ang monitoring nyo sa naturang sakit? Sa ngayon po, sir, mula January hanggang September 21, meron na po tayong natatalang 183 cases ng diphtheria sa ating bansa. Gusto ko lang kong palalahanan lahat, hindi po natin kailangang mabahala, hindi po natin kailangang magpanik. Ang diphtheria po, hindi naman po kahit kailan na wala sa bansa natin. Nandyan po siya taon-taon. Pag tinignan po natin ang ating mga datos, makikita natin na nandun lang po siya dun sa average na nangyayari sa atin taon-taon kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Ano ang pinaka-importante dapat natin tandaan? Ang diphtheria ho, may bakuna yan, ibinibigay po ng Department of Health para sa ating mga kabataan. Makikita po natin, itong mga kaso natin ngayon ng diphtheria, almost about 60 to 70% of those who had diphtheria dito po sa mga talaan natin ay wala pong bakuna o di kaya hindi kompleto ang bakuna. So iisa lang po ang solusyon dito kung hindi magpabakuna po ang lahat ng ating kabataan para hindi magkaroon ng ganitong sakit. Asek, ano ang pagkakaiba nitong diphtheria at meningococcemia? Ay, ang diphtheria po ay, of course, it's also caused by a bacteria. Kaya lang po, ang diphtheria po, ang kanyang pangunahing mga simptomas ay nandun po sa may throat area. Nagkakaroon po ng masakit na tonsils, namamaga, upper respiratory tract infection po ang dating niya. Nakukuha rin po ito sa pag-ubo, pagtinga. Pero compared with meningococcemia, ang meningococcemia, it affects your brain, your spinal cord, and can go through your bloodstream na pwedeng mag-cause po ng sepsis at pagdurugo ng katawan ng isang tao. So yun po yung dalawang diferensya. Ang pangalawa po, yung pong ating diphtheria, meron pong available vaccine ang gobyerno na ipinibigay natin. Ito pong ating sa meningococcemia, sinasabi ng eksperto, wala pang rekomendasyon para magbigay tayo ng pangkalawakan or population or mass immunization para sa ating population. Pag-usapan naman natin, Asek, itong sakit na polio sa mga lugar sa bansa, ano po ang inyong binabantayan? Sa ngayon ho, dahil nakakita na po tayo ng confirmed case, no? Yung isa sa Lanao del Sur, yung isa naman po sa atin sa Region 4A, yung sa Calamba. At nagkaroon din po tayo ng positibong sample sa environment natin doon sa mga bodies of water sa City of Manila at saka sa Davao Region. Kaya po ang ginagawa po natin ngayon ay mag-i-intensified campaign tayo for this polio. We'll have mass immunization sa areas ng Lanao del Sur, Marawi City, Davao City, and Davao del Sur start October 14 for all 0 to 5 years old children. Also, gagawin din natin uli para duktungan yung aming naunang kampanya sa City of Manila. It will expand to the whole of the National Capital Region. Magbibigay din po tayo ng sabayang patak, no, para sa polio at magbabahay-bahay tayo for all 0 to 5 years old. So lahat po ito mangyayari sa October 15. So marami po ang nagtatanong, kung paano naman yung ibang region, bakit hindi sila kasali? Kasali rin po kayo kasi sa lahat po ng reyon ng bansa, gusto nating pag-iktingin yung routine immunization. Ibig sabihin po, lahat ng nakamiss ng schedule for their vaccination, lahat ng wala pang bakuna, pumunta lang po kayo doon sa health facilities natin at bibigyan kayo ng libreng bakuna laban sa polio. Asek, yung pong monitoring naman sa dengue, at nagdeklara pa ho tayo ng mga dengue outbreak sa ilang lugar nito mga nakalipas na panahon. Yes sir, ang dengue ngayon mula January hanggang September 21, meron po tayong 322,000 cases. Pag tinignan ho natin ang datos na ito, ito'y kabuuan sa buong bansa. Ngunit kapag tinignan ho natin per region, no, yung bawat rehiyon ng bansa at makikita natin yung numero ng mga kasong dumadating sa kanila, makikita ho natin na unti-unti nang bumababa ang mga kaso natin. Ang ating mga regions na dati highly affected, ngayon po hindi na po ganun kataas ang mga nagiging kaso nila. Although hindi po natin sinasabi na natapos na po ang outbreak natin, wala ho tayong sinasabi na ililift na natin yung declaration. But we are saying now that it is becoming manageable at bumababa na po ang mga kaso sa ating mga rehiyon. Bilang panguli, Asek,
Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo't yung mga sakit na yan ay hindi pa rin tumitigil. Ano ang masasabi ninyo? Yes, sir. Ang pangunahing aming binibigay lang na impormasyon sa ating population, unang-una po ay yung panatilihing malusog ang inyong katawan. Practice good hygiene. Marami po sa mga sakit natin ngayon, maaring ikalat kasi hindi tayo nagtatakip ng ating ilong o ang ating bibig kapag tayo umuubo o sumisinga. Lagi pong ugaliin na kapag may sakit tayo, stay home and rest or wear a mask para hindi tayo nakakapanghawa ng ibang tao. Pangatlo, napaka-importante po yung ating bakuna para sa ating mga kabataan. Lahat po ng bakuna para sa mga bata na importante, libre po na ibinibigay ng gobyerno. Tangkilikin po natin ito para manatiling malusog ang ating mga anak. At ang panghuli po, please have our environment very, very clean. Isa po yan sa pinaka-importante no, sa transmisyon ng isang sakit kapag ang ating environment ay madumi. So sana po lahat tayo ay magkaroon ng ugali para panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Mga kapuso, si Assistant Secretary Maria Rosario Vergera ng Department of Health. ASEC, ma'am, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat po.